Hello. So, kumusta? Welcome back. So, dito ulit tayo. Mali tayo may gagawin. Desktop. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung problema. So, nakasaksak ko na yan. Tapos, power natin. Okay? Nag-power na siya. Kapain po. Monitor. Ang problema nito ay blue screen. Ito ay kalimitan na issue ng computer na nagbo-blue screen siya. Ngayon, alamin natin bakit siya nagbo-blue screen. Ayan, tingnan niyo mabuti. Ang issue niya, nagbo-blue screen, hindi siya nagtutuloy sa OS. Yun yung issue niya. So, ginawa na nung may-ari lahat ng paraan. Repair, reset, restart, continue, etc. etc. Pero, nagbo-blue screen pa rin. So, hintayin niyo. Makikita niyo yan. Bali, pinull out ko to galing doon sa office nila. So, para natin gawin. Ayan to guys. Blue screen. Yan ang issue niya. Blue screen, always. Ayan. So, alamin natin bakit nagbo-blue screen. Marami ang issue. Either hardware fail. Yan isang mga cause niyan. So, bago natin siya i-reformat, alamin muna natin kung ang issue. So, kailangan natin buksan yung unit. So, force shutdown na natin siya. Patayin na natin. So, wala yan. Ulit-ulit lang kasi yan kahit anong gawin natin. Kagaya yan, repairing. Tapos, another blue screen. Yun kasi yung nangyayari niya. So, ang base option niyan is, patayin natin. Ayan. Ayan. Continue natin. Continue Windows 10. Blue screen na naman yan. Pansinin nyo. Ayan, loop lang siya ng loop. So, alamin natin yon. May dalawang option yan eh. Either sa application, issue, may virus, operating system, sira ang hard disk, or yung hardware niya, madumi. So, kailangan natin siyang i-check. Kung bakit siya nagda-dumping. OBOST. So, buksan ko na yung casing. Buksan na natin itong casing kasi nakasarap pa. So, tingnan nyo, mag-blue screen ulit yan. So, bali, pinull out ko na ito kasi ayan o. So, no choice. Ulit-ulit lang. So, bunutin na natin yung power. So, i-check muna natin yung hardware bago natin siya sabihin reformat. Baka lang kasi sa hardware, okay? So, kailangan nyo. So, open natin para makita natin. So, ayan. Na-open na natin. Kung makikita nyo, kailangan natin yung inspection. Anong meron? So, mapapansin natin. So, kita nyo ba guys? Sobrang yung dumi. Ayan o. So, sobrang dumi niya. Yun yung una natin gagawin. Iki-cleaning muna natin siya. Kasi pag hindi natin niya ni-resolve ba, either blue screen pa rin yan. Isa yan sa naging cause. So, ang kailangan kong gawin dyan is i-remove ito para i-cleaning. So, basic lang naman yan. Cleaning natin. Kasi marami siyang alikabok. Kita niyo ba? Nagliliparan yung alikabok. Nagkulay puti na yung board. So, yun yung kailangan natin gawin. So, remove ko muna yung heatsink para maklin. So, of course, walang power. Yung nakasaksak. Okay. May apat na pang relay ito sa kanyang processor. Tugunin natin siya. Kasi AMD ito eh. AMD yata ang ano na ito. So medyo mahina ito sa kanya. Okay. So sobrang dami niyang kaysa. Kita niyo ba? Yung ilalim ng pan, dami. So wala na rin siyang thermal paste.
kailangan talaga siyang i-cleaning. Tapos makikita nyo to. Ayan o. Kita nyo ba yan kung ano kadami? Itong part na to. Sobrang dami. So yan, kailangan natin siyang linisin. Kahit simpleng cleaning lang eh. Para kasi isa yan sa possible cause kaya siya nagda-dumping o nagbo-blue screen. Kunting linis, kunting clean. Paintbrush lang. At makatanggal lang natin yung alikabok dito sa area na to. Sa mga Intel board, iwasan nyo yung mag-cleaning na using paintbrush, baka tamaan nyo yung sa motherboard, yung kanyang nakapitan ng processor, ang kanyang mga pin. So, delikado yun lang sa mga Intel board. Face mask tayo, face mask. So cleaning natin ito muna kasi kahit mag-reforma tayo natin hindi natin yan ilinis, either mag-blue screen pa rin siya. So, hindi naman natin kailangan tanggalin yung processor. Yeah. So, maglalagay ako ng retail, maglalagay ako ng thermal paste kaunti para maging good lang yung ating ano, inductor. Mag-connect yung communication between processor at heatsink. Of course. Ayan, napansin nyo. Ryzen dyan, naka-ryzen. Mataas ang spec. So, naka-ryzen processor. Okay, nabi natin ang thermal paste. So yun, na-cleaning ko na yung kanyang ito kanyang pan. Lagyan natin sa gitna. Paglalagay lang ng thermal paste ay ganito lang po. So lalagyan nyo sa gitna lang, parang kunti lang po. Yan. Tapos yung kaunting-kaunti lang. Okay na yan. Thermal paste ko yung kaunti. Kakaalat pa kasi yan. Ilagay natin yung processor. Kakaalat pa yan. So, kailangan ko baklasin pala ang ano nito. Casing. Ang kanyang ano. Tanggalin sa casing ang kanyang board. Kasi ang type pala ng ano nito, pagdikit ng processor ay nasa ilalim ang kanyang lock. Okay, tanggalin ko muna. Tanggalin mo yung screw. AMD.
Enak natin ito. So ayan, naikabit na natin ang kanyang board. May tornillo ko na rin. So testing natin siya. Tingnan muna natin kung magkakaroon ng display. So tanggalin ko muna yung power ng hard disk. Kailangan magkaroon muna siya ng display bago natin siya isalpak ng kanyang hard disk. Power na natin siya. Oops. Plug muna natin pala. Ayan, power. Tapos, power on. Umikot na. Check muna natin kung may nagkaroon ng display. So, kung nagkaroon ng display, saka natin siya ilagay yung hard disk. Okay, meron siya. Click natin yung hard disk. Nung tinunan natin yung power, tapos ipag natin yung power ng hard disk. Okay, split natin yung power ko. Yan, tapos power natin. Power on. So, nalagay na yung tanggal pala yung ano natin. So, bunot mo natin. So, ating cable ay natanggal. Yan. So, cable lang ating hard disk. So, may power tayo. Wala naman tayong cable para sa hard disk. So, lagay natin. Plug natin. Power on. Check natin. Wait. So, nilagyan na natin yan ng thermal paste. Iinis na natin yung processor. Makasakaling bumukas. Tingnan natin kung magkaroon ng pag-asa. Lagyan natin siya i-reformat. So, ayan. Okay. Kaya kumuna siya. Troubleshoot, prepare startup, trying lang. Kung hindi nag-works, so saka natin siya ibabackup, then i-reformat. Okay, hindi gumana. Next step, i-check natin yung hard disk. Ipa-plug natin dito sa gamit yung iba nating computer. Yan, para malaman natin kung sira yung hard disk o hindi. Kapag good ang hard disk, ibig sabihin may problema kanyang OS, kailangan natin siyang i-reformat. Kailangan natin yung step-by-step procedure para masave natin yung mga oras. Para hindi maubos yung ating oras, kailangan na step-by-step procedure para tama yung ating pag-repair. So, medyo madami na to. Ayan, nag-blue screen pa rin.
Okay. So, patayin ko na siya. Kunin ko yung hard disk and backup ko muna din format natin. Okay? Wait for a while. So, ayan. Ilalagay ko na siya dito sa kabila. So, try ko lang siyang i-check kung okay yung hard disk natin before tayo proceed ng reformat. Kasi may file siya na importante. Kailangan natin siyang i-backup. Ayan. So, check ko muna siya. So, waiting pa. Bukas natin ano. Okay. Okay. So, ayan. Bali, detected na yung hard disk. So, okay pa yung hard disk. So, hindi ko muna ipapakita yung mga files kasi mga importanteng files na documents to. So, bypass muna natin. So, backup ko lang siya. Then, after nun, saka ako siya re-format. Ayan. So, just wait for a while. Standby lang. So, hindi natin pwede pakita importanteng files ng ating mga customers. Okay? Just wait. So, ayan guys, tapos ko na siya i-backup yung files ng ating customer. So, ipa-format ko na siya. Dahil ang problema niya ay OS, yung nag-blue screen. So, okay naman ang hard disk niya, hindi naman hard disk. So, power on na natin. So, if, delete. Hit natin yung delete. So, keyboard. Para tayo makapasok sa boot settings. Delete lang. Para ma-boot natin. Okay? I-boot na tayo. So, punta tayo ng sa nang boot nito. System. BIOS. Okay. Boot option. Okay. Ito. So, unahin natin yung plus. Okay. Yan. Then, F10 natin sa keyboard. F10. Then, yes. Okay. Tapos, kapag may lumabas, pindot lang tayo any key. Lang natin basahin yung ating USB. Okay, nagre-read ang ating USB. Nag-read link yung kulay red. Medyo matagal-tagal lang mag-boot yung aking USB device. Ayan, okay, pumasok. Okay, ayan. So, ipo-format na lang natin. So, hanggang sa matapos, okay. Install. Ngayon yung problema, nilinis na natin para hindi na bumalik sa atin. Maging back job. Then, reformat natin. Ngayon natin flash drive. Okay. So, Windows 10 yung dating OS. Okay. So, yan, saka ilagay yung OS. Nag-create na ako ng partition na sa aking pinag-formatan. So, next ko na siya. Okay. Yan, natay ko na lang siya hanggang sa matapos. Okay, balay na ba. Ano na siya. Yan, natay ko na lang yan hanggang 100% din sa desktop. Then, okay na. Yun lang ang issue niya. Blue screen. Okay? So, 19%. Just wait. 79 80. Hindi na lang. Tapos na pala. Nag-restart na. So, may problem na yan. Sa ano ko yan? Sa TV. May problem. Okay. Tapusin na natin. Malapit na.
Medyo mabagal pa yan kasi hindi pa siya naka-SSD. Ano pa siya eh. HDD di kasi yung gamit. Pero pag naka-SSD yan, bilis niya. Kaya hindi pa siya ganun kabilis. So, ang may-ari ng ating nire-reformat ay accounting. So, nabackup ko na yung mga files niya. Mga important ding files. Okay, malapit na matapos ang ating nire-reformat. So, kikita na uli tayo. Blue screen. So, blue screen ang sira. Blue screen ang OS. Get 3D. So, malapit na. Intay na lang. Intay na lang. So, yung ating OS, may kasama na yung Microsoft Office 2019. Tapos, install lang natin ng kunting application. Then, babalik ko na sa customer. So, pinull out ko lang siya kasi wala silang available na PC na pagbabaka pa ng mga files. Ayan. So, nilinis ko rin siya. Just wait lang for a while. Matapos, medyo matagal, mabagal. Single RAM lang siya. Siguro 8 gig or 4 gig yun. Display. So, mayroon tayo ng display. Siguro nag-restart. Okay, nag-loading pa. May mouse pa tayo. Hindi lang nakaan. Ayan, nag-restart na. Naka-wireless na rin siya, meron siyang wireless connector. Matagal lang siya mag-boot. So, yan na. Silik natin, Philippines. Okay, next. So, US, yes, skip. Then, skip. So, skip, I don't, internet, continue with limited setup. Then, name. So, lagyan natin ng name. Accounting. Accounting. So, accounting ang may-ari. Next. Wala ng password. So, sila na lang maglagay. Okay. Turn off lahat. Turn off. Turn off. So, hindi natin kailangan yan. Accept. Yan. Just wait. Hi. So, yan. Antayin na lang sa matapos.
Everything is getting everything ready for you. Almost there. Yan, okay na. Okay na, ate, reformat. So, gumagana na. Meron na rin tayong Microsoft Office. Okay. Ay, sala. Okay. Ah, kompleto na. So, okay na ating ginawa. Yan, so, okay na po. So, yan ating reformat na nag-blue screen. So, okay na siya. Ayan. So, pwede na ibigay sa may-ari. Okay, hanggang dito na lang ang ating video. Ang ating pagre-repair na nag-blue screen. Ang problema ay OS. So, continue ko na lang yung pag-install ng mga application. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Kahit pa paano nakatulong sa inyo, don't forget to subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye-bye. Bye.